Tayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay maglipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng Reyna ng Sheba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala ni isimang hindi nito naipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo.
hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa. Mapalad ang inyong mga tauhan. Sapagkat lagi nilang narinig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari, binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ng pabangong iyon na bigay na reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag. Katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap, at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao
ang nakapagpaparumi sa Kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa puso o sa loob sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Napakahalaga po ng paalala ng Poong Jesus Nazareno sa atin pong lahat. Ang sabi niya, ito po, napaka-importante. Unawain ng mabuti ang aking sasabihin. Unawain. Pag sinabing unawain, pag-isipan ng mabuti, paglaanan no, ng oras na pagnilayan. Unawain. Diyan tayo nagkakasira-sira sa panahong ito eh, yung hindi muna natin inuunawa yung narinig natin, ibang hindi muna ina-analyze, hindi muna sinusuri, basta react lang ng react. O ano yung nakikita sa picture na hindi naman malinaw, magre-react agad. Tapos, magbibitaw na ng kung ano-anong mga opinion na kala mo napaka-expert, eh hindi naman naiintindihan pa. Hindi pa nga inuunawa. Kaya yung pangalawa, ang sabi, ang may pandinig, makinig. So, importante po, para maunawaan mo, makinig ka. Eh, minsan, pag sinisermonan tayo, pinapayuhan tayo, sarado na yung tenga, kaya paano mo maiintindihan? Paano mo mauunawaan, lalo tigit, kung punong-puno ka na ng sarili mo? Yung kung ano na yung pinaniniwalaan mo, yan na yan, kaya wala nang makapasok. So paano magiging maayos ang ating ugnayan, ang ating relasyon, kung hindi naman natin bubuksan ang ating mga tenga para makaunawa? Gaya ngayon, tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Attentive ba o lutang na naman? Gising ba o tulog? Nakikinig ba o busy sa cellphone? Minsan kapag nagmimisa na tayo, no, paalala naman ha, nakakalimot tayo eh. Pag nagmimisa na, wala na munang cellphone. Hindi ka naman nanonood siguro ng online mass habang nandi dito. Kalaban na nga natin kapag nasa online mass,
No, kapag mga nasa bahay, maraming distraction na nga. Kung nanonood ka ng misa, para ka lang talagang nanonood ng TV, ng teleserye, kasi habang nagmimisa, may ginagawa ka naman. So paano mo maiintindihan yung gustong ipaunawa ni Jesus na dapat sasagot sa sitwasyon mo? Minsan kapag dito po sa physical na misa, minsan mag-aabot ka na ng katawan ni Kristo, yung tatanggap naka-cellphone o kaya may tinitext. Paano mauunawaan kung hindi mo ibibigay yung full attention? Kaya di ba sa mga mag-asawa, bakit hindi nagkakaintindihan, nagkakaunawaan, hindi 100% attentive? Kaya nababaliwala. Ito po kasi sa ebanghelyo natin, masyadong naiiwan sa ritual. Yung mga pariseo, mga iskriba, puro sila bawal. At kapag hindi ginawa, no, hindi sinunod, yung ayon sa kanilang mga protocols, ituturing silang marumi. Pag sinabing marumi, makasalanan agad. Agad. Hindi lang naghugas ng kamay, makasalanan na. Hindi lang naghugas ng kakainin, makasalanan na. Ganun yung mentality ng mga kausap ni Jesus. Pero ipinapaunawa niya ito na sana unawain ninyo ng mabuti. Hindi kasalanan yung kumain ka ng kung ano-ano. Kahit baboy pa, taba pa ng baboy kainin mo, hindi ka magkakasala dyan. Ha? Pero tataas ang presyon mo. Ma-high blood ka. Ano ang kasalanan doon? Katakawan. Hindi yung pagkain ng kung ano-ano, kundi yung katakawan. At saan ang gagaling yung attitude natin na pagiging gahaman? Sa puso. At yun yung nagpaparumi. Yun yung gusto ipaunawa sa atin. Hindi tayo puro pwedeng ritual lang. Kahit matapos mo pa ang rosaryo sa buong maghapon, kahit magmisa pa ako ng magmisa, kung yung lumalabas naman sa akin, yung nasa puso ko, eh, isa sa mga binabanggit dito, yun, doon tayo nagpaparumi o nagiging marumi sa harap ng Diyos. Ang nakakalungkot lang din, masyado tayong nagiging conscious sa kung paano tayo makikita ng mga tao. Yung panlabas, ayan, nagsisimba yan. Ayan, miyembro yan ng simbahan. Ayan, nagdedebosyon yan. Pero sino ang nakakakita ng puso natin? Ang Diyos lang. Malinis tayo sa paningin ng tao, pero baka napakarumina na natin sa paningin ng Diyos. Hindi tayo maliligtas sa kung paano tayo tinitingnan ng tao at kung paano mo ipinoproject ang iyong pagkatao, ang iyong sarili sa tao. Ang magliligtas sa atin ay yung pagtingin sa atin ng Diyos. At gusto ng Diyos, maging malinis tayo. Kaya, suriin natin, no? Kung ano bang nilalaman ng mga puso natin, baka mamaya, atakihin na lang tayo bigla. No? Makakailangan ng maglinis-linis ng ating mga puso. Ipa-check up na yan. Agad-agad. Sabi po dito, suriin natin, ha? Baka kasi, ang nilalaman ng puso natin, yung pakikiapid, yung pagnanakaw, yung pumatay, yung mga lunya, yung mag-imbot, gumawa ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya,
kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Sabi po, lahat ng ito nanggagaling sa puso ng tao. At sa tingin ko, lahat ng nabanggit ko, umiiral sa kasalukuyang panahon, sa kasalukuyan nangyayari sa paligid natin. Maraming kumikita, maraming yumayaman sa paggawa ng mga fake news. O baka sakali, ang fake news, katumbas ng paninirang puri. Kasi pagsisinungaling o pagsasabi ng hindi totoo. Hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo pumapatay, hindi tayo nagdaraya, pero gustong gusto natin yung mga taong pumapatay, nagdaraya, nakikiapid, naninirampuri. So, paano? Ang gagawin natin? Kaya po, nawa, mas ma-appreciate po natin na sa bawat pagdiriwang ng misa, ninanais ng Diyos na tayo po ay maging malinis. At tanging ang Diyos lang din ang makapaglilinis sa mga puso nating medyo nagiging marumi na. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Ang ating pong itutugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama,
Balak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkahit inuming narito ay iyong ginawa. Upang mapalakas kaming mga mahihina, ipagalob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Muwang kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
patatag. Ang aking kaluluwa sa kaniya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan, na sa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa kaniya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniil di ko pa nanaligan, puso'y di iihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa kaniya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila
ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na, amin.